O target ng pamahalaan na magkaroon na ng full implementation ng face-to-face classes sa Nobyembre. Suportado naman ito ng ilang grupo at mga magulang. Ngunit aminadong maraming dapat paghandaan lalo't nananatili pa rin ang banta ng COVID-19. Ang sentro po ng balita mula kay Mark Fetalco live. Angelique, suportado ng ilang magulang at grupo ng mga guro ang planong pagbabalik ng face-to-face classes, pero panawagan nila tiyakin munang ligtas ang mga eskwelahan bago ito ipatupad. May ilang magulang naman ang nag-aalinlangan pa sa face-to-face classes dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Bilang magulang, hindi pa rin nawawala kay Charmaine ang pag-aalala sa kanilang mga anak ngayon may banta pa rin ng COVID-19. Sabi nga sa balita, tumataas ang cases ng COVID. So mas online, sa online mas gusto ko na siguro muna mag-online, at least tipid pa sa pamasahe, sa baon ng bata. Pero ang ilang mag-aaral gaya ni Belwin na mag-grade 12 na sa pasukan, excited na rin pumasok sa eskwelahan. Sobrang dami pong distraction po. Kaya parang ang dami rin pong naging mahirap sa sa online po noon. Kaya mas maganda po talaga na mag-face-to-face na para medyo strict po yung oras namin sa pag-aaral. Sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19, pinawi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangamba ng mga magulang hinggil sa pagbabalik ng face-to-face classes na kanilang mga anak, lalo't pinapaigting ang bakunahan. Sa unang cabinet meeting ni Pangulong Marcos, isa sa mga napag-usapan ang pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon sa Pangulo, target ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ipatupad na ang face-to-face classes sa 100% ng mga eskwelahan sa Nobyembre. We will be encouraging that, especially for younger people, because again, we have to be concerned about their return to school. So that's the general policy. We will reinstitute again the vaccination drive so that we can at least feel safer when the children go back to school. Suportado naman ng Teachers Dignity Coalition ang plano ng DepEd, pero aminado silang magiging malaking hamon ito, lalo't karagdagang classrooms at teaching at non-teaching personnel ang kakailanganin para dito. We appeal to the government to give the necessary support in terms of health protocols, physical facilities ng eskwelahan, and additional personnel para ma-ensure natin na maayos po yung ating schooling. Ayon naman sa ilang magulang na aming nakausap, suportado nila ang face-to-face classes, pero panawagan nila sa gobyerno bago ito ipatupad. Bago mag-face-to-face sana sa November, they have to sanitize the place, yung school. Ganon. Tapos sana magkaroon ng mga ayuda sa mga bata na for vitamins para mas lumakas yung immune system nila to fight the virus. Ngayong araw naman, pinangunahan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang pagpupulong ng kagawaran, kung saan babalangkasin nila ngayon ang pag-review sa 2022 National Budget ng DepEd, pati na ang budget sa 2023. Angelique, ayon kay Vice Presidential Spokesperson Attorney Reynold Bunsayak, ay magalabas ng Department Order ang DepEd hinggil nga sa pagbabalik ng face-to-face classes. Angelique. Okay, Mark, may nabanggit ba ang Teachers Dignity Coalition kung gaano pa karaming mga guro ang kailangan para sa susunod na school year? Angelique, wala namang nailabas na exact numbers kung ang Teachers Dignity Coalition kung ilan ba yung guro na kakailanganin para sa face-to-face classes. Pero ayon kay Benjo Basas, ang chairperson ng TDC, kung ipapatupad nga ng 100% itong face-to-face classes, ang ideal na numbers ng mga estudyante sa loob ng silid-aralan ay nasa 25. So sa ngayon, Angelique, ang usual daw na numbers ay nasa 50. So kung ipapatupad yan, ay kailangan idoble yung bilang ng mga classrooms, gayon din yung mga guro. Ito nga, Angelique, ay para matupad ang physical distancing. Angelique. Yes, kamusta naman ang bakunahan sa mga 12 to 17, gayon din sa mga nasa 5 to 11 years old? Angelique, sa report ng Department of Health as of July 3 ay nasa 5 to 11 years old ay nasa 9.5 million or nasa 3.5 million ng mga fully vaccinated, habang nasa 9.5 million naman yung mga 12 to 17 years old na fully vaccinated. Una na nga, hindi kaya, Angelique, ng Department of Health ang mga magulang na pabakunahan na yung kanilang mga anak
para na rin na makadagdag sa kanilang kumpiyansa na talagang ligtas itong pagbalik nila sa eskwelahan. Angelique. Alright, maraming salamat, Mark Petalco.